guys, ngayong araw magluluto ako ng pagkain sa Arab country. Ito yung pinatawag nilang kabsa guys. Pwede dito yung manok, karne, isda, ang sahog. Ito yung ano guys, yung bigas na luto ko na. Ang pagluluto pala ito guys, ano to, yung parang magluto lang ng sa gawing macaroni. Painit ka ng tubig, lagyan mo ng mantika, kunting asin, lagyan mo ng paminta, ayun daw ng laurel. Ang pagkaluto itong ano guys, yung bigas hindi masyadong lusaw para hindi masisira. Kalumambot na ito guys yung kanin. Ito ay ididrain lang ito, tanggalin yung tubig. Guys, i-check ko na yung kanin kung pwede na. So okay na ito guys. Yung kanin dapat hindi masyadong ano to, lusaw. So guys, ito na yung kanin, natanggal na yung tubig. Patuyuan lang natin ito konti guys. Dapat matanggal yung tubig niya. So habang pinapatuyan to guys, isa ko na yung isda na pang sahog natin. So ayan guys, bale dito ko siya lulutuin sa pressure cooker na malaki. Maglagay lang ako ng ano dito guys, yung mantika pang gisa. Guys, initin lang konti. Sunod na dito guys, ilagay na yung sibuyas at saka bawang. At sabayin ko na. Gamitin kong rekado pala guys, basics lang to kasi wala man dito yung ibang rekado na madili. Ang naiuwi ko lang yung powder ng ano, yung pangkatsa. Tapos guys, isunod yung kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap. Lang yan guys. Ang sunod dito guys, yung sahog niya. Ang ginamit ko dito guys, yung isda. Yung malalaking isda to. Susay. Pwede gumamit ng karne, manok. Ayun ang gusto nyong ilagay. Sa akin isda itong nabili ko kasi masarap man sa isda kasi nakapagluto na ako dati dun sa ano to guys, sa Saudi, yung isda na kabsa. Pero ngayon ay ilagay ko na yung powder guys. Ito yung powder na pag nagluluto sa Middle East ng kabsa. At saka itong curry powder guys. Mas maganda sana kung yung maanghang pero wala. Ito na lang. Isa lang to guys muna, saglit. Sarap to guys, pag matikpan mo lang, ay baka ayaw mo na yung pagkain ng mga Pilipino.
Kasi ang labas nito guys, yung kanin, nandun na yung ulam mo. Makita nyo mamaya guys, pag maluto. Isunod na dito yung ano guys, yung pangsabaw. Lagyan natin to ng tubig ng 2 baso. Kasi marami yung kanin. Lagay tayo ng paminta. Saka yung ano guys, chili powder. Kasi gustong gusto yung mga anak ko yung medyo manghang. At maglagay ng asin. Bango guys. Tignan ko kung okay na yung templa niya. Dagdag ako ng kunting asin guys. Kasi medyo matabang. At ngayon guys, tatakpan natin to. Tatakpan lang to at iluluto lang ng 5 minutes lang kasi isda lang naman to. 2 minutes, pwede na. Mahaba na masyado yung 3 minutes, baka madurog na yung karne ng isda. Guys, ito na yung ito, ngayon ay sunog na yung kanin. Ito yung kanin guys, natuyuan na. Ayan guys, ilagay na yung kanin. Ayan, iwaras mo ah. Okay. So yun guys, nilagay na yung kanin dito sa ibabaw. Nalagay ako ng sili kasi pang ano to guys, pang pabango, siling haba. Pagkatapos nya na tatakpan. Wah, mainit. Ito lang ito guys, pagka yung unang singaw na hinaan mo yung apoy. Ito lang ito ng 5 minuto. So guys, ito na yung ating kabsa. Halping ganun ah. Ayan guys, tignan nyo. Ah, tekan.
Ito na yan guys ha. Pag matikpan nyo to, ay nako. Ah, halina na, kain na. Dikit-dikit eh. Kabalay ko nagagagatan eh. Na, kain na. Sarap to guys. Ito yung usong pagkain sa Saudi. Ayan na, may kanin na, may ulam na.